It's very important to have a vision. Sabihin mo vision. Vision. If you want something to change in your life, kailangan na visualize mo yung pagbaba. If you see your life being the same in the next coming years, it will always be the same. Kasi laging dalawa ang creation. Ginagawa ang bagay sa dalawang paraan. Isa lang yung physical. Pero sa unang pagkakataon na ginagawa ang bagay, creation is done in two things. Not only the physical, but in the mental brain. Lahat ng creation, dalawa. Mental and physical. Nauuna sa mental. Dito muna ginagawa lahat ng bagay. Bago kayo makakita ng bahay, may blueprint yan. Tama? Yes. Saan ang galing yung blueprint ng arkitekto? Sa isip. Bago niya itinrowing yun, na-visualize niya muna. Nag-gets niyo ako? Yes. Pag kayo ikakasal, bago mangyari yung gown mo, yung design ng simbahan, ano yung pagkain, marami sa mga babae dito, na-imagine nyo na muna yon. Everything is created first in the mental plane. Nothing happens nang walang tulong yung mental faculty natin. And the best way for you to maximize that mental faculty, of course, is to visualize. When you say vision, it's positive expectations about the future. Especially pag meron na kayong direction, aim global, positive na dapat ang nakikita nyo lagi. Yes. Bakit? May direction ka na eh, may opportunity ka na. Yes. And believe me, sa buhay na pag-importante ng direction. Sa buhay. Kasi kahit na alam mong puntahan ng isang lugar, pag mali ang direction mo, di ka makapapunta. Halimbawa, kaya mong i-describe ang Baguio. Malamig, masarap strawberry, masarap ang taho, may miles view, maraming turista, masarap ang pagkain, summer capital of the Philippines. You can describe Baguio, pero pag mali ang direction mo, di ka makakarating sa Baguio. Kunwari, kaya mong i-describe yung Baguio, umexit ka sa Binyan, tingnan natin kung makarating ka sa Baguio. Direction! Tama mali? Kaya mong i-describe ang pagyaman. Masarap ang buhay ng mayaman, air condition ng kwarto, hindi problema ang May and June to win enrollment, may financial freedom, masarap pagkain, nakapag-abroad, namamasyal, mahali ng bag, LV, lumang bag. Kaya mong i-describe. You can practically say the description of what it is to become financially free. Pero pag hindi mo alam ang direksyon, kaya mo lang i-describe. So, kung yun at yun pa rin ang direction mo, at hindi mo babaguhin, you arrive at the same destination that what you have right now. If, let's say, noong 2015, ang problema mo, pera, 2017, pera pa rin, 2019 na ngayon, pera pa rin, pero dire-diretso ka pa rin, you face the same problem 10 to 15 years from now. What you need to do, change your direction, mag-exit ka, mag-aim global ka. Yes! Ito yun. When you have the right direction, it's very important na meron kang vision. See exciting results in advance. Nandito ka na eh. Kaya dapat pumunta ka sa Philippine Arena para yung mga aakyat sa stage doon ng millionaire circle, mag-set ka ng goal. Makita mo, ma-visualize mo, next year! Ako naman ang aakyat dyan. Ang tawag ko na naman. Ang tawag doon, visualization.
Use your imagination. Try to imagine. Gamitin mo yung imagination mo ng tama. Kung mag-imagine ka din lang naman, imagine mo yung sarili mo, successful na. Ayaw mo maniwala, gano'ng ka-powerful ang imagination? Lagi mong imaginin may sakit ka. May cancer ka. Lagi lang, pustahan tayo, magkaka-cancer ka. Gano'ng ka-powerful yung mind. Kung gano'n siya ka-powerful sa negative, gano'n din siya ka-powerful sa positive. If the mind, sa kaka-imagine ka, kaisip ka, ka-visualize mo na may cancer ka, kaya niya i-produce yung cancer. Ganun din siya ka-powerful if the mind can see, yayaman ako, yayaman ako, yayaman ako, yayaman ako, yayaman ako, yayaman ako. Clear. Say exciting results in advance. Dapat dito pa lang sa isip niyo, tapos na. Yes. Hindi yung dito sa isip mo, yayaman ako, panghuli. Yung kabila, okay. Yung kabila, hindi. So, dapat dito pa lang, dan na pare. Focus on your vision. That's very important. Kasi maraming distraction. When you want something, a lot of things can distract you. So maraming ano yan eh, pag may nakikita ka, may pangarap ka, guess what? Maraming istorbo, maraming buwisit. Mga tao, mga kaibigan, etc., mga event. Tonight, you will have to make a decision to let go of your personal dramas in life if you want to become successful. Hindi pwedeng umaman ng maraming drama sa buhay. Kaya mamayang gabi, paglabas nyo dyan, makipag-break ka na kay drama ngayon. Sabi mo kay drama, break na tayo! Iwan na kita dito, labas ka na. Hindi ka pwedeng maging emotional. The path to success is very lonely, very challenging. Maraming magda-down sa'yo, maraming di maniniwala. Make your dreams come true, maniwala kayo sa akin. Mahirap. Bakit mahirap, sir? Sa buhay, lahat ng may value, mahirap. Anong mas madali? Pumasa sa pag-aaral o bumagsak? Anong mas mahirap? Pumasa o bumagsak? Pumasa. Ang hirap, pumasa. See, lahat ng may value, mahirap. Tawa niyo ako? Yes. Halimbawa, gusto mong kumaya. Wala akong pinatatama. Kung yung katabi mo chubby, hindi siya pinatatama. Yung katabi niya. Halimbawa, may goal ka of losing weight. Ano mas madali? Losing weight or gaining weight? Gaining weight. Ang dali, mag-gain ng weight. Kumain ka lang ng kumain, tataba ka eh. Against niyo ako? Yes. So lahat ng growth, lahat ng may value. Everything that is of value, eh, mahirap. Ano mas madali? Maghirap o umaman? Mas mahirap umaman. Wala ka lang gawin, maghihirap ka. Tumambay ka lang, maghihirap ka. Mahirapan ka. I mean, to get your goals, ang daming distraction, madidifocus ka, madidiscourage ka. But the more important thing is, guess what? Mahirapan ka, maganda sa yung global, wala namang ibang makikinabang kundi ikaw naman. Ay, para ka lang nagpo-push up eh. Pag ikaw ang nag-push up, lalaki, sino lumalaki dibdib tulad ko? Pag nagpo-push up ka, sino lumalaki dibdib? Di ba ikaw? Ngayon pag nag-push up ka at yung katabi mo lang ginagawa, siya lumalaki dibdib, window ka na. Kunwari, nagte-treadmill ka sa Pips Spurs, pintik 30 minutes ka na. Yung katabi mo walang ginagawa, siya pumapayat, huminto ka na. Pero ang buhay hindi ganun eh. Pag ikaw ang nag-aral, nag-review, ikaw naman ang papasa. Yes. Pag ikaw ang nag-diet, ikaw naman ang sexy. Pag ikaw ang nag-tintis ang tanda-diet, yung katabi mo ang pumapayat. Ay! Nag-get siya ako? Yes. Ikaw mahirapan, ikaw mare-reject, ikaw pagtatawanan, ikaw lahat. Pero ikaw din ang mag-drive ng sarili mo sa lahat. Yes. Sikat sa bangko, alam niyo ba pag may pera ka, sikat ka sa bangko, alam nila yan. Alas 5 ang sara. Pero pag big depositor ka, ay 5:30 na, bubuksan para sa'yo. Pero pag alaman ng ATM mo, 5,000, alas 2 pa lang, sarado na sa'yo. At sinasabi ko lang dito, stick to that vision, mahirapan ka naman. Man, that's the price you have to pay. At the end of the day, wala mo ibang makikinabang. So focus ka lang. Wala mo ng drama. Wala mo ng mga, you know, chismis, good time. Wala mo na. Mga kaibigan nyo na hindi kinatutulungan sa pangarap nyo sa iyo, walang ginawa, kundi kansawang kayo, kalimutan nyo muna. Hindi nyo naman iiwan eh. Kakalimutan nyo muna. Saan na kita balikan pag may kotse na ako?
Pero kung baga sa kabayo, focus mo na, maglagay ka muna ng blinders dito. Yung Tagalog nun. Yun na yun, ikaw may describe, tataho ko ba o? Yun na yun, tataho ko. Ito. Huwag muna. Kasi, pag naging butterfly ka na, hindi ka na pwedeng makibarkada sa caterpillar. Nagkapakpak pa rin kung ang baka ang... Nagkapakpak ka pa, eh kung ang barkada mo din lang naman para caterpillar. So maraming hindi makakasabay sa'yo. Ang isasama mo dito, ladies and gentlemen, the path to success is very lonely. You will lose many friends along the way, but you will gain many other friends along the way. Are you clear? So visualize, always imagine, puhunan mo yan eh. When other people cannot understand you, okay lang, di naman nila alam yung nasa vision mo eh. Hindi naman nila alam kasi nasa isip mo eh. Kaya hindi ka nila maintindihan. Kaya pag may mga tao, nire-reject ka, tinatawanan ka, pinag-chismisan ka, forget about it, patawarin mo na lang, sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Guys, ba? Yeah. Number two, hindi naman importante may vision lang, you have to work hard. Hindi naman pwedeng mag-imagine ka lang na mag-imagine, yun na yun. Ah, visual, visual daw, visual. Tapos tingin ka lang ng tingin sa vision board mo, yan lang, yan lang. Hindi po. You have to work on your vision. Clear? But working on your vision, working on something, is easier pag may vision ka. Mas madali kong gumawa ng bahay pag alam mo na yung blueprint na imagine mo na di tsura. So by working hard, this means mag-e-effort ka talaga. Merong effort. Mapapagod ka talaga, mapupuyat. Sir, gabi na naman! Ganun talaga. Nung ako nag-network, believe me, I was 23, bago ako maging global, 15 years akong nag-network before I became a management. Or before I became a part of the management. Pero 15 years ako nag-go-go party, one-on-one meeting, nag-goal setting, nag-training, 2 days leadership training, madaling araw natutulog, nagdadala ng tao, 15 long years! And I can understand, ladies and gentlemen, maniwala ka, may effort po talaga para yumaman. Yes! Mapagod ka talaga kasi gusto mong patupad yung mga pangarap mo. Pero the good thing about that, kahit di ka naman mag-aim global, makapagod ka pa rin, di mapagod ka na lang na matutupad mo yung mga pangarap mo. Yes! Work hard. Hanap ng marirecruit, hanap ng mapoprospect, hanap ng madadala, hanap ng makakausap, hanap ng mabibenta. Many people will be able to understand you, but you know, yung ginagawa mo, make sure that you are not just busy. Make sure that you are productive. Clear? Yes. May formula yan. Sir, hindi ako marunong eh. It's okay. Talent plus effort equals skills. Yan. Yung talent mo, God-given, samahan mo ng effort, samahan mo ng trabaho. Pag sumikapan mo, yung talent na yan, magiging skill. Sir, wala akong talent eh. Diyan ka mali, lahat tayo may talent. Kasi iba iniisip ang talent. Magaling kumanta. Sir, di naman ako magaling kumanta. Akala ng iba, talent lang, magaling sumayaw. Magaling mag-public speaking. Hindi. Yung ikaw, magaling kang makisama, talent yan. Yung ikaw, matyaga ka, talent yan. Yung ikaw, madaldal ka, talent yan. Yung ikaw, marami kang kaibigan, talent yan. Nag-gets niyo ako? Yes. Yung ikaw, magaling kang pakisamahan, talent yan. Yung ikaw, meron kang good learning attitude, talent yan. Huwag niyong iisipin na ang talent hanggang sayaw, hanggang kanta. Hindi. Ang talent, attitude din. Kaya tignan mo kung ano yung okay sa'yo. Anong trait mo? Anong character mo na nung hindi ka pa naging global, ganun ka na? Sabi mo, sir, ano ako? Wala kaibigan. That's talent. Sir, ano ako eh? Smiling face. Yan, talent yan. Nag-guess niyo ako? Yes. Kung ano man yung talent mo, samahan mo ng effort. I-develop mo. Guess what? Magiging skills. Yung skills mo. Pag skills ka siya, samahan mo ng effort pa rin.
Alam niyo kung ano mangyayari? Magiging achievement na siya. See? So lahat ng bagay na papag-aralan. Lahat ng bagay na kukuha sa working hard. So work hard. Kaya magsasayin ng araw. Pangatlo, by working hard, ladies and gentlemen, organize your day. Huwag kayong magsayang ng oras. Organize your day. Kung gusto nyo magsaksi ng in global, puro in global mo na laman ng isip mo. Wala mo ng dit-dit. Alam mo yung dit? Yung kasama mo yung girlfriend mo, nanonood kayo ng sini, dit. Sabi sa'yo, dit. Wala mo ng date, wala mo ng basketball. Postpone gratification. Postpone. Saka na yan, madali na yan pag may pera ka na. Love life, saka na. Bumili ka ng kilo-kilo pag may pera ka na. Organize your day. Wala mo ni love life. Mga kabataan, pag nag-away, hindi mo na makita sa seminar. Pag pinalop ng upline, sana kayo? Oh, nag-LQ kami. Apektado ng negosyo. Yung mga nag-break na kabataan, pag nag-break, sabi-sabihin ng nanay, oh, kumain ka na dyan. Sabi ng bata, di po ako makakain. Bakit? Nag-break po. At kung di ka makakain dahil nag-break ngayon, nasa kanya ba yung ulam mo? Hindi ka makakain. Are you with me? Yes! When I say organize your day and you wanna become successful in AIM Global, lahat muna ng mga bagay or activities na nakakatulong sa AIM Global ang ipaprioritize mo. Yes. Kaya tinawag tayong business, yung word na business, galing sa busyness. Pagiging busy. Kaya, business nung araw yan. Sinortcut na lang, business. Pero nalimutan pa rin tanggalin yung I. Guess how? Yes. The root word of business is business. So if you're not busy, you're out of business. Hindi ka nagne-negosyo pagka hindi ka busy. Clear? Yes. So organize your day. Ako yung nagne-network, ay nako, hindi po ako sakit ng ulo ng upline ko. Ikaw? Dapat hindi ka sakit ng ulo ng upline. Make sure na habang downline ka, you carry out your role effectively being a downline because you can never become an effective upline if you were never become if you were never been an effective downline. Nung ako downline, hindi mo okay lang i-follow up. Hindi okay lang i-push ng upline ko. Hindi okay lang sabihin pumunta ng office. Hindi okay lang sabihin mag-recruit o magbenta. May sariling palo ako. Those of you who want to become successful, kailangan may initiative ka. Hindi ka dapat sakit ng ulo ng upline mo. Dapat asset ka, hindi ka liability. Yes. Nagets nyo ako? Yes. Paano ka magiging effective upline kung hindi ka effective na downline? Pag ako din na-discourage, I talk to my upline, wala na akong paligoy-ligoy, hindi ako nagdadrama sa bahay namin. Hindi ako nagsasabi sa ibang tao. Pag ako down, talk to my upline. Ganun ka straight. Walang paligoy-ligoy. Ang inuuna ko lagi, negosyo. Sa kanin barkada, sa kanin nanood ng sine. Lagi yung upline ko, yung direct upline ko. 2 years, hindi nanood ng sine. Pero nung yung mama nagpagawa ng sariling sinehan sa bahay niya. Nagali niya ibalik yung mga bagay pag may pera. Are you with me? Yes. So sometimes, some of your leaders, you tell your uplines, wala kang production and everything. But the question is, how do you organize your day? Alam mo, daming time wasters. TV, it wastes your time. Igilan nyo na po si Cardo, walang kamatayan niya. Please, huwag nyo nang abangan. Hindi po siya mamamatay. Hanggang ngayon eh. Facebook, hindi lang naman kayo nag-online din, huwag kayo siya masyado mag-Facebook kasi nakakasayang ng oras talaga. Before you know it, 30 minutes ka na palang nag-browse. I never realized. Lakwacha, chismis, sa buhay, make sure to associate yourselves with the right people. Kasi may law of association. Pag sinama mo yung sarili mo sa limang chismosa, maniwala ka, pang-anim ka. Totoo yan. Limang negative, yun ang barkada mo, magiging pang-anim ka. Limang sugarol, ay nako, magiging sugarol ka. Limang adik, ay totoo ka.
So kung gusto mo yumaman, kanino may didikit yung sarili mo? Sa mga mayayaman. Kung gusto mo maging successful, sa may didikit ang sarili mo? Sa influence na tuturuan ka yumaman, katulad ng grupo nyo sa AIM 1 Gathering. Ano, pag dinikit niyo yung sarili niyo lagi sa M1 Dragon, may mangyayari sa'yo, wala? Meron! Pag kay Cardo? Wala! Tigilan niyo na manood ng mga ganyang drama. Make sure to associate yourselves with people or with group of people that will influence you for the better. Ang ganda ng grupo niyo, sarili pa kayo training center sa taas. Didikit lang lagi kayo sa uplines niyo. Alam ka naman, lagi mo na lang kasama. You know, if you want to become successful, you have to associate yourselves with people who have bigger minds. Sa Tagalog, malalaki, malalawak ang isipan. Mahirap makipagbarkada dun sa pinag-iisipan lang lagi, bago sapatos, bago yoyo. Pag nasa yung global ka, kausap mo, pinag-usapang bahay, Boracan, Maldives, Singapore, Range Rover, Land Cruiser. Pag yung grupong yan ang lagi mong kausap, yung mga pinag-uusapan yung bigger things, one way or the other, will happen to you eventually. Mahal siya ba? Sa lapas ang lagi mong pinag-uusapan. Cellphone. Small things. If you talk about small things, small minds, maliit na makukuha. Next! One ito, two ito, three, number four, guess what? Second to the last. No plan B. Yeah. If you want to become successful here, dapat wala kayong plan B. Mga distributors, members na ng AIM, forget about your flat plan B. Burn your bridges. Gusto mong lumabas yung galing mo, dapat ang nasa isip mo, wala kang babalikan. Kasi the more naiisip mo may babalikan ka o may option ka, hindi lumalabas yung galing mo. Guess nyo ako? Yes. Pag ang isang bagay last card mo na, lalabas lahat, pati anting-anting bertud at anhimat mo, lalabas lang. Kasi, last choice mo na yun. Malabas yung galing kasi at the back of your mind, may kaya naman si mama, may kaya naman si papa, may trabaho naman ako, may susuporta naman ako ng asawa ko. Kaya hindi kayo nagmamadali. Unlike these people, alamin niyo yung kwento ng Alburo family. They were so down, bankrupt sa negosyo eh. Nahahabol ng may mga utang eh. So nung nakita na nito, guess what? Kulang na lang gawing umaga ang gabi. Makagawa lang ng grupo. Ihintay niyo pa bang ilagay? Punto kayo sa sitwasyon na ganun bago lumabas ang galing. Mindsetting lang yan. Ano mong gagalingan? No plan B. So dito ang commitment, parang Avengers lang yan. Whatever it takes. Sa Tagalog, PKP, patay kong patay. Clear? Yes. Number five, last. It's okay to fail. Huh? Failure is okay. So, at the end of the day, if you make mistakes, huwag lang kayo ng downline and quit, it's okay. Huwag lang kayo ihinto. Clear? Kasi minsan, may isa ka na nga lang daw na, kaisa-isa ka na nga lang, wala pang kabangga na wala na. But never give up. Hindi pa kayo kumikita, matatagal na kayo sa income ninyo. Mahal, downline mo, minahal mo, nawala. It's okay. Pag may nawala, may kapalit. And sometimes, yung kapalit, what's your total? So learn from your mistakes. Commit many mistakes. You know, expose yourself to pain because the real growth is in pain. Pag hindi ka nahihirapan, walang growth. The real growth is in pain. Nandun siya. So, when you encounter failure, make sure to fail forward. You get knocked down 8 times, you get up 9 times. Tama ba? Kaya huwag kayong matatakot na magkamali, huwag kayong matatakot. Pag may downline kayo nawawala, just keep moving forward. Listen to your uplines, get mentors. Tuloy-tuloy lang, and eventually, I'm sure, this year will be your year here in AIM Global. Okay, ganun!
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Almighty Father, thank you for the business you have enabled me to begin and sustain. Enlighten my way in leading and inspiring people engaged in the business organizations, industry, and communities that I serve. Allow us the mastery of your will for the role you would want this business to play in your divine plan. Provide us all the resources, human and material, for this enterprise. Sustain us financially for growth and development, and keep us humble with our successes, and make us innovative and creative in our endeavors. Help us in our crisis, and guide us in every step we take as we run and manage our business. Let our business involvements be models of inspired integrity, and allow it to bring good health, wealth, and prosperity among your people. Bless our business partners, clients, and suppliers. Give us the faith and confidence that we can accomplish even what seems to be impossible. Move us to dispense all our actions to be full of love for you and the rest of mankind. In Jesus' name, Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. So good morning sa ating lahat, sa inyo pong lahat. So bago tayo mag-start, ayan, so napanood yun naman yung ating ano no, habang nagpapapasok tayo, may konting motivation lang na training ng NECO o yung MDO natin, di ba? With Sir Georgian Gonzalez. Ayan, so good morning kay Coach Tate Pagdanganan. Katatapos lang natin mag-usap-usap. Ngayon, change outfit na naman ako ngayon. So, ganyan tayo sa Empower Consumerism. After ng mga, ano, after ng iba't ibang mga meetings natin, one-on-one with your prospect, ito naman, last meeting ng team natin. Ayan, so gusto ko i-recognize Coach Tate and Coach JC Tam sa close deal na pay-in bukas on the spot. Na isang engineer by profession, di ba? O, palapakan naman natin ng virtual club, yung mga malulupit na pagdanganan ng sister. Yan, so, na-adapt isa sa mga nakapag-adapt ng ating online ngayon, no? Yan, yun advantage po na pag marunong na talaga mag-marketing plan, marunong na mag-present. Ayan, so, ang gagawin na lang ni Aplan is i-close na lang yung mga pe-presenta. Kaya ngayon pa lang masterin niyo na kung paano mag-marketing plan kasi talagang after presentation is may resulta kinabukasan, may mga on the spot. So congratulations pagdanganan ng sister. Yan, so good morning din kay Coach Josephine Colliado ng ating Pangasinan. Partner Delia from Samar, partner Judy Morante from Manila, partner Soraida Jeronimo from Bulacan. Partner Rosana Reyes from Kalumpit, Bulacan. Partner Aldrich Esparcia from Bulacan. Prima Ortiz from Singapore. Partner Weng Mamanaw, ayan, congratulations. Meron tayong ano baby ng ating team. Welcome kay Partner Weng Mamanaw ng ating international from Qatar. Partner Jeffrey Padua from Manila. Yan, Rhea May Jacob from Pangasinan. Partner Alma from Dubai. And syempre, sa ating international, last but not the least, ang ating international coming from Ireland, Miss Leona Galbuena Lasecki. Ayun, 'yan. And syempre, sa ating special ano, ating special guest sit-in, ayan kay Coach Vicky Doctolero, ang ating isa sa mga ating top 100 ng PhilJane. Ayun. So, Coach Vicky, observe ka lang sa ating meeting, baka makatulong at pag na kung ano man yung matutunan mo,
as mas maganda is ma-apply mo under your team. Yan? Okay ba, Coach Vicky? Ayan. So, sisimulan na natin ang ating part 2 ng meeting no last Tuesday. Ayan. Yan, si Partner Junicio. Yan, may umahabol, umahabol. Yan. Kay Partner Junicio, nasa na? Yan. Hello, Partner Junicio from our Qatar. Yan. Good morning, Partner Junicio. Ano ito si Partner Delia? Yan. Wala ba nakalimutan? Baka may magtampo, ha? Ayan. So, yan. So, ito pagtupat, ipagpapatuloy natin yung naputol na meeting ng Tuesday kasi bitin. Oo, hindi pero naman... Oh, hindi kasi pwedeng ituro lahat, pero sisimulan daw niya. Sa mga hindi nakatin ng Tuesday, happy hour na lang niya para kompleto yung training. Wala ng Tuesday hanggang ngayon kasi bitin eh, di ba? Ayan. So, ito lang naman yung ina-apply namin at ginagawa ngayon. Kaya may mga resulta. So, guys, mga partner, mga business partner, kapag ito po eh, talagang siro din pagdanganan. Yung ating ano to, no? Roden, sino ba si Roden? Ah, si Roden. Sino ba si Roden Pagdanganan? Partner Tats, tate. Yung guard po, si Pinsan, si Pinsan. Ah, okay. Okay. So, welcome partner Roden Pagdanganan. Ayan, so magjo-join na to bukas. May mabol. Partner Venus from, from Saudi. Ayan, si partner Venus nandito na rin. Ayan, so ipagpapatuloy natin ang ating meeting no last Tuesday na alam ko. Kasama up, isang magjo-join din, si partner Ricky. Nandito rin? At kay partner Kit. Okay. Join sila sa Martes eh, kay part edit. Okay. Gusto ko ng training. Sige, nandito ba part ate? Yes, up. Part Aldrich, as far siya, pumasok ay, na ba? Partner edit pala o, partner edit to. O sige, tuloy na natin yung meeting natin para tuloy-tuloy na. Okay, na may motivation galing sa ating NDO Neko training kanina habang nagpapapasok tayo. So sisimulan na natin ng ating online training na kapag ito talaga ina-up na lahat po kayo susundin niyo lang tong mga step by step yung process na gagawin niyo. Ayan, ngayon pa lang, babatiin ko po kayo ng congratulations kasi ito pong tinuturo namin, hindi kami pwede magturo na hindi namin ina-apply sa sarili namin. Tama, pangit naman magturo tapos hindi naman namin ginagawa, di ba? Maganda yung ina-apply namin, may resulta, may mga yung sinusunod na mga na sumasali, nagjo-join, nadadagdagan yung team natin, yung grupo natin. Yun yung dapat na matutunan nyo. At kapag ina-apply nyo, ginawa nyo yan, congratulations. This year, 2021, sasabog ang mga income nyo. Sasabog ang mga komisyon nyo. Okay? Magpapakitaan tayo ng mga cheque kung magkano cheque mo. Diba? So, ayan. So, pakinggan nyo lang yung ipapaliwanag ng ating Wendell Ramos ng ating grupo. Okay? So, pagpapatuloy niya, okay, pakinggan nyo lang. Mag-focus kayo. So, pakimute ng ating mga speaker. Okay, pag may tanong, mamaya na lang after ng presentation natin. Tama ba? Ayan, so para malaman niya kung naririnig niyo yung mga tinatanong niya, thumbs up na lang, okay? Virtual thumbs up na lang para alam niya kung nakikinig kayo o hindi. Okay, tatawagin ko malupit kasi syempre rising star to ng ating grupo. Pag sabing rising star malupit sa pagpapa-pay in. Okay, si Silver Executive Prime. Tapo na rin ang Phil Jane. Welding Ramos ng ating grupo. Ayan. So, nare-ready ko ngayong aking ano. Siyempre, si Mami Imelda nandito. Sandali lang ha, nare-ready ko lang kasi bago ko tawagin, i-virtual club natin siya. Wait lang guys ha. Ready ko lang ating virtual club. Ayan, so good morning kay Icon Imelda Digea, ang aking mami. Nandito siya ngayon, nag-o-observe sa ating meeting. Hello, mami. Good morning. Oh, grabe, di ba? Icon na, may resulta na, kumikita na dito sa Empower Consumerism. Malaki na ang grupo, pero willing pa rin matutunan
at willing rin niyang i-adapt ang ating online ngayon. Tama ba, guys? So, yan. Tawagin na natin na milyon-milyon virtual club ang ating malupit at guwapong mentor, Coach Leonardo. Friday. Yun. Maraming salamat kay Apply na Carmela, yung ating napakagandang coach. Yan, good morning sa ating lahat. Kamusta kayong lahat diyan? Type naman ng number 1 sa chat niyo kung okay lang kayo. Naririnig niyo ba ako? Paki-type naman yung number 1 para nakita ko kung naririnig niyo ba? Naririnig niyo ba yung mga yung boses ko? Malinaw yan, ang dami ko type ng number 1, no? So, before ako mag-start, siyempre, unang-una sa lahat, gusto muna pasalamatan yung, siyempre si Lord. Kung hindi dahil sa kanya, wala akong sarapan nyo para ma-share yung wisdom na binigay niya sa akin. So, itong ituturo ko sa inyo is wisdom na galing sa kanya. At naniniwala ako na itong manatutunan ko ito, lahat na natutunan natin ay galing sa kanya. At siyempre, nagpapasalamat din ako dun sa taong nag-invite sa akin. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko nakita yung empowered consumerism. So at the same time, wala ko yung sarapan nyo para i-share to. So by the way, sa mga hindi nakakakilala di sa akin, halos lang naman dito eh. Kilala ako maliban na lang kay partner Rudin ata to. Rudin, pagdanganan. So part, good morning. Maraming salamat sa pag-attend. So observe ka lang kasi itong ituturo ko is makakatulong sa'yo talaga. So kung ikaw mahilig mag-cellphone, mahilig mag-Facebook araw-araw, so magamit mo yung Facebook mo gamit tong i-share ko sa inyong script. So yan din si partner Wing Mamanaw, yan. Grabe, mag-join na rin po yan sa katapusan. So maganda to partner Wing Mamanaw, itong i-share ko sa inyo is totally talaga tong script na to, kahit wag mo nang palitan yung script na nilagay ko dito. Magamit ito ng mga totally mga OFW. Pero tayo mga dito sa Pilipinas naman ay guide naman to, guide para may at least meron na kayong susundan na guide na kung paano nyo gawin yung script. Tama ba? So, ang gagawin ko muna, so, pangalan ko si Mr. Leonardo Ortiz. So, Leonardas, in short, Leonardo paggabi. Sa umaga, Leonardo. Diba? So, ang background ko dati, yung mga hindi nakakalala sa akin, dati po akong security. So, 5 years din po akong security. Pero bago nag-security, 2 years din po akong naging construction worker. Bago po na-involve sa itong klase ng negosyo. So, nung nag-umpisa ako, hindi rin ako agad naniwala. Dahil nung tao nag-invite sa akin, kasama ako sa trabaho, hindi po ka pinipaniwala yung kanyang pagmumuka. Yan, totoo po yun. Nagsasabi po ako ng totoo, pero kung di po dahil sa tao na yun, hindi po ko po nakilala ang empowered consumerism. So 1 year din po bago ko naniwala sa empowered consumerism. Bakit? Hindi nga kasi ako naniwala doon sa taong una nag-invite sa akin kasi hindi ka pinipaniwala. So paano ka na invite Coach Leonardo? So after 1 year, yung taong nag-invite sa akin, naka-invitean ng janitor. Yung isa naman, nung nakaibitan ng janitor, yung janitor nakaibitan ng guardia na kasamahan ko rin sa trabaho. Doon ako naniwala. Bakit? Kasi po, guwapo yung, yan, guwapo po kasi. Di ba, bakla ako? So, ang good news po, pinakita kasi sa akin yung marketing plan. Yung nakita nyo. So, hindi natin pag-uusapan yung marketing eh. Ang pag-uusapan natin yung skills. Paano yung gagawin? Paano tayo magkakapag-invite? So yun, tukad doon yung still short, inaral ko yung negosyo. So na nag-start ako dito, hindi rin ako gaito galing magsalita, hindi rin ako gaito magdaldal. Mahihiyain din po ako, kagaya ninyo. So, in short, takot po sa tao. Pero dahil mula na na-training, nag-training sa empowered consumerism, ngayon po tao na po takot sa akin. Joke lang po. So yun, ang part ko po is i-share sa inyo yung nung Martes po. Actually, nasimulan ko na to hanggang warm market lang kasi naputol yung ginawa ko. So ngayon matatapos na tayo hanggang sa dulo to. Kaya ang gagawin ko, sisimula ko ulit sa simula para yung mga wala nung Martes makita yung mula sa simula, yung warm market. At yung mga nandan nung market Martes, marirefresh ulit kayo. Kasi kailangan sa negosyo natin kailangan paulit-ulit eh. Kaya wag na wag kayong magsasawa sa paulit-ulit na pagsalita ay paulit-ulit na pagte-training kasi diyan po tayo matututo. Sabi nila, mother of all learning is yung
Repetition is a mother of all learning. Ibig sabihin, sa paulit-ulit yung pinapakinggan, sa paulit-ulit yung kayong nag-training, along the way, darating yung time, yung sinasabi ng mga speaker, yun na rin sinasabi nyo. So sana, wish ko lang, huwag kayong magsawa sa training natin, kasi sa totoo lang, sa team natin dito sa Easy Global Family, Phil Jane, sa team po natin, exclusive lang tong training na to sa team natin. At hindi pa natin to nilalabas. Sa team lang natin. So maganda, motivated na tayo lahat. Tama, motivated na tayo. Alam natin na empowered consumerism ang makakatulong sa atin para masinsa tayo. Ngayon, ang tanong na sa atin, ano yung gagawin ko? Ano yung next? Ano yung paano ko sisimulan? Paano gagawin ko para makapagpadami ako, dumami yung grupo ko? So dito, i-share ko sa inyo is script na matutulungan kayo ng mga uplines ninyo. So maganda dito, nagagawa na ito ni Kang, kagaya ni Palina, sinabi na upline Melay, totoo yan, si partner Tati at si partner Tams nagagawa nila. Kagandahan kasi ang advantage naman sa kanila, marunong na silang mag-present. So, na-presentan nila, closing na lang si upline. Pero paano naman upline kung bago ako? Paano upline? Di man ako marunong mag-present. So, itong script na ibibigay ko sa inyo, bagay na bagay sa inyo to kasi yung script na yon, kayo ang gagawin nyo lang po guys is mag-prospecting ng tao at at the same time, mag-invite na mga kakilala nyo at hindi nyo kakilala, kasi yung na-invite nyo na yon, didiretso sa amin. Sa script na ibibigay sa inyo, didiretso sa upline para kami yung mag-share ng presentation. So, yun po yung script na ibibigay ko sa inyo. So, sigurado ako guys, pag sinundan nyo to, kasi ginagawa po namin to na upline, itong script na to. Lalo na yung sa cold market talaga guys, pag ginamit nyo yung unang script, grabe lahat po ng mga maalos. Pag ginamit nyo itong script na to, 80-90% ng mga taong sisindan nito, magsasagot kung taga-asan sila, lalo yung cold market. So, mag-share lang ako ng screen ha. Yan, ang dal-dal ko, ang dami ko. Intro pa lang po yun. Nag-accept ka, mami? Wait lang ha. Yan. So, nakita nyo ba ako? Back to meeting. Yan. Wait lang. Dito tayo sa may PowerPoint. Yan, ilan tayo lahat dito? 22. So, dalawang cellphone namin nakapasok. So, 20 kayo lahat. So, good news. Maganda yan. Kasi, sa 22 na to, sigurado ako, pag ginawa nyo to, marami kayong mapapapain. Kagaya ng nangyayari sa amin ngayon, upline nila eh. Wala, ulit. Wait lang guys ah. Share ko lang yung PowerPoint. Seryoso sila lahat, oh. Focus na focus. Yan, maganda. Kasi ito, pag-usapan kasi natin, guys, is script na to, yung basic na gagawin natin, yung skills. Paano ba tayo makakapag-invite? Paano ba tayo magpo-prospect? Paano ba mag-close ng deal? Paano mag-follow up? Yung kasi yung basic, eh. Yung pinaka-basic na kailangan natin gawin araw-araw para makapagpasali tayo. Yan, nandito na tayo sa desktop. So, tingnan natin. Nag-loading lang po, saglit lang. Kapit tayo. Yan, actually, yung mga kwan natin kagabi, yung mga taga-ibang bansa natin, na yung oras nila at mga alas 10 nila doon ata, alas 10, alas 9 nila sa ibang bansa, kagaya ni partner Venus at si partner Junicio. Kausap po din sila kagabi, in-explain ko rin sa kanila ito kagabi. Ayot, nakita ba ako dyan, mami? Ayan. Lang, ha? So, balik tayo sa... Narinig niyo pa ba ako, guys? Okay lang ba kayo? Yan, okay lang pa type ng number 2 kung naririnig niyo ako o malinaw ba? So, mas maganda siguro kung i-open niyo din yung mga mukha niyo para pag nag-picture na plan... Milay doon sa screen niya, oh. Makita niyo yung mga ganda at nagagwapo niyo mukha. So, parang may galit siya, partner Jason, daming to.
Pero kailangan yung joke lang, ha? Joke lang. Yan, so mag-share-screen ako, ha? Mag-share-screen lang ako. So itong i-share ko sa inyo, guide to, na pwede nyong palitan kung gusto nyong palitan, pero at least meron na kayong guide. Pero to sa mga OFW, bagay na bagay talaga sa kanila to. Kaya huwag nyong palitan. Konting ka na lang, konting palit na lang siguro. Saan dito? Ayun, basic mami, di ba? Nakikita nyo ba, guys? Mga partners, nakikita nyo ba? Sino? O, may nawala. Hindi ko sila makita, mami. Yan. So, nakikita nyo ba ako? Yan, nakita nyo ba yung screen? Pa-thumbs up naman dyan. Ayan. Nakita, hindi, nakita yung screen eh. Ay, okay lang. Wait lang. Puro yung cellphone kong isa. Ayan. Kung titignan nyo yung nakalagay dyan, Team Lumilay Online Training. So, ibig sabihin, exclusive lang sa grupo natin to. Sa team lang po natin to, guys, ha? Ayan. So, nakita ko rin yung screen. Maganda, nakita ko rin kung lumilipat ako hindi. Baka daldala ko ng daldan. So, ang i-explain ko sa inyo is master the basics. So, master the basics tsaka yung script. Basic yung script na dapat to eh. Pero master the basic script. Yung basic na gagawin natin, na kailangan natin gawin na pagdating sa gayong klase ng negosyo, at the same time, yung script, na basic script na ituturo ko sa inyo, yan lang po yung gawin nyo araw-araw. Sigurado po ako na marami po kayong mapapajoin. Yan. So, in-next po natin. Yan. So, bago ko mag-start, bago i-share yun, magbabasa lang muna ako ng quote siguro. So, siguro mga dalawa lang quote na to. So, master the basics. So, sabi ni John Maxwell, so, isa ito sa mga bilyonaryo sa ibang bansa, sa Amerika. So, sabi ni John Maxwell, so, master the basics, then practice them every day without fail. So, ano ba yung pagkakaintindi niyo dyan? So, ako, pagkakaintindi ko dito, without fail, ibig sabihin, dapat ginagawa mo yung basic na hindi ka nagkakamali. No, hindi po ganun yon. Ang ibig sabihin po yung everyday without fail, so dapat ginagawa mo yung basic araw-araw, walang mintis. Hindi ka dapat hindi ka pwedeng mag-fail ng isang araw na hindi mo magawa yung basic. Yung basic dito sa negosyo natin dapat ginagawa mo yung everyday. Hindi every week, every month, every year. So dapat everyday na ginagawa mo kung gusto mo talaga umasenso na itong klase ng negosyo. So ibig sabihin isa sa dulo, sabi niya, small discipline repeated with consistency every day lead to great achievement gains slowly over time. So ang pagkakaintindi ko naman dito sa English na to, guys, yung kunting disiplina mo na sa sarili mo na ulit-ulitin yung basic na yan, consistency na araw-araw kahit maliit lang pa isa-isa pa, dalawa-dalawa lang mo lang gawin, kung mas marami mas maganda. So, maaagin ka dyan ng great achievement kahit mabagal lang. Kasi katandaan niyo po, wala naman pong gumagaling overnight eh. Wala, trust the process po, maniwala po kayo sa process na lahat po ng magagaling dito sa Empowered Consumerism, nagsimula din ng kagaya natin na wala lang anong pagdating sa negosyong to. Pero nung magkaroon sila ng skills, kaalaman, ginawa lang din nila paunti-unti. So, isa sa mga quote na lagstong gusto ko is sabi nga, yun lang, yun, nakalimutan ko. So, huwag lang, dito na tayo. Yan. So, pangapalawa naman, in recruiting, there are no good or bad experience, just learning experience. So, sa pagre-recruit po, guys, wala pong mali, walang tama. Ibig sabihin na, pag ginagawa mo ito, nagkakaroon ka kasi ng experience. Pag hindi mo ginagawa yung pagre-recruit, hindi ka rin nagkakaroon ng experience. Hindi ka dyan natututo. Kung nagkakamali ka sa pagre-recruit, okay lang yun, natututo ka. Di ba? Mas maganda nga magkamali ka muna. Magkamali ka na magkamali. Kasi pagdating ang araw na gumaling ka, natuto ka, di ba? Nagkakaroon ka ng experience sa paano gawin yung negosyo. So, parang ganito lang din po yan, guys. Eh. Gumawa ka man po ng tama at mali, yung mga tao sa paligid natin, may masasabi. Eh, di gawin mo na lang yung gusto mong gawin. Total, may masasabi na naman na sila. Eh, di gawin mo na yung gusto mong gawin, tama? Para sa negosyo mo, yung alam mong tama, di ba? So, yon. So, ito, nasa basic ang pagyaman sa negosyo. So, pagdating sa negosyo, lahat naman niya may basic eh. Pag may karinderya ka, may basic dyan, di ba? Magtitinda ka, di ba? Ano gagawin mo? Magbubukas ka,
'di ba? Mag ano mag yung isa-isa mong bilangin yung mga paninda mo, 'di ba? So yung yun yung basic. So sa negosyo natin, may basics din paano gawin. So kung gusto mong umasenso sa negosyo to, kailangan gawin mo yung basics. Basic. So, yan. Ano-ano ba yung mga basics? So what are the basics? So siyempre mayroon tayong tama, basics, anim basics. So mayroon tayong tinatawag na prospecting, inviting, referral, inviting or referral, presentation, close dealing, follow-up, tsaka ABC rule. So kagandahan sa ipapakita ko sa inyong script guys, lalo po sa mga bago, siguro dito kayo magpo-focus sa prospecting tsaka inviting. Pagdating sa presentation, close dealing, follow-up, tsaka ABC rule guys, matutulungan na kayo dito na upline. Pero siyempre yung ABC rule, dapat magaling ka mag-ABC rule, mag-pay up sa mga uplines natin. So yun yung itatackle ko ngayon. Yung prospecting tsaka inviting, yun yung script na ibibigay ko sa inyo guys. At paano mag-prospecting. So unang-una, so number one is tinatawag natin yung prospecting. You need, bakit kailangan natin mag-prospecting? So you need to make a prospect list at least 100 names. So siguro siguro lahat naman kayo meron na kayo nito. 100 names prospect list. So kailangan meron kayo nakalista diyan. So ano-ano ba yung dapat yung list diyan upline coach? Siyempre yung mga case system natin kagaya na ano ba yung case system natin? Ito sila yung mga tao na tinatawag nating warm market. Pag sinabing warm market po guys, kakilala mo or kakilala ka. So yan po yung tinatawag na warm market. Sino-sino ba yan? Siyempre yung mga case system mo, kapamilya, kabarkada, kakilala, kaklase, kasintahan, kapuso, kalaro, 'di ba? Ka-Facebook, 'di ba? Kamag-anak, 'di ba? Lahat po ng kakinyo, wag lang po kabayo, kambing, tsaka ano, kalabaw. Hindi po kasali 'yon. Lahat po mga kakinyo. Kapamilya, kabarkada, kakilala, kaklase. So lahat po 'yan. So gawa po kayo ng list diyan. So yan po ang kagandahan po yan. Yan po yung mga una nating mga kakausapin. Yan po yung mga una nating pre-presentan. So bakit kailangan mong presentan? Kasi pag pra-practice natin guys. Kasi kung tapansin niyo po ang warm market natin po, ang kakilala natin, sa totoo lang talaga, konti lang ang kakilala natin. Pero kung ako tatanungin mas marami, kung tatanungin ko kayo, ano mas marami, yung kakilala o hindi kakilala? 'Di ba yung hindi kakilala? At normally pagdating sa ganitong klase ng negosyo, ang tutulong sa iyo para sa pag-asenso mo is yung hindi mo kakilala. Tama, pero ang gagawin natin, 'wag mo pong i-decide. Alam mo na ang magpapayaman sa'yo normally dito is hindi mo kakilala, pero huwag mo pa rin isit-isit-aside ang mga kakilala mo. Kagaya to, kapamilya mo, kabarkada mo. So kailangan kausapin mo rin sila, ipaalam mo rin sa kanila na negosyante ka, na empowered coach mo rin isang ka, i-share mo rin sa kanila yung negosyo. Para, bakit kailangan natin i-share sa kanila? Para just in case magustuhan nila, kasi ang isa sa magiging purpose dyan is para mapapraktisan mo sila. Ang magiging mindset mo dito, hindi para mapajoin sila, kundi dapat mapagpraktisan sila. Kaya mag-join man sila o hindi, okay lang, kasi pinagpraktisan mo lang sila. Pero pag nag-join sila, okay lang din yon. Ang tawag doon, bonus. Bonus lang sila. Pero mas maganda matinaman natin sila. Yan, next natin. Yan. Why you need to do prospect daily? So bakit kailangan mo mag-prospect araw-araw? Siyempre, to increase your market. Kasi kung wala kang friend dyan sa Facebook mo, kahit anong post mo dyan, kung iisa lang yung prospect mo o 100 lang yung prospect mo dyan nandiyan sa loob ng Facebook mo, kunti lang yung kwan mo dyan, kunti lang yung mapapajun mo dyan. Tama ba? So, kailangan mo mag-prospecting araw-araw para tumas yung market mo. To practice training yun. No? So, ibig sabihin, para ma-practice mo, yung training, nakagaya ng training na sinishare ko sa inyo, para ma-practice nyo or we learn by doing kasi dito eh. Kumbaga na natututo tayo pag ginagawa natin yung isang bagay. Lalo pag nagkakamali din tayo. Pero kagandahan, hindi ka na magkakamali kasi meron ka ng script eh. Tama ba? Hindi ka na mahirapan mag-chat. Copy-paste ka na lang. Tama ba? At ang kagandahan mong gawin dito, pagdating dito sa basic na ipapakita ko sa inyo, basic sa negosyo natin at siyempre yung basic script, kailangan mo gawin tong habit to make a habit daily o araw-araw mo siyang ginagawa. Maging habit mo na siyang gawin. Araw-araw. Kasi kung gusto mong umasenso itong negosyo, kailangan talaga araw-araw mo itong ginagawa. Gawin mo siyang passion mo every day. Yung pagpo-prospecting, inviting, di ba? Presenting, di ba? Pagpasa ng script na to, di ba? Yan. So,
Yan. So cold market is strangering naman. So welcome to the bigger market. Don't worry kung maubos ng warm market mo or mga kakilala mo because halos lahat naman ng umaman sa negosyo, mga hindi nila kakilala ang mga naniwasa kanila. So totoo po 'yon, guys. Lahat po ng umasenso sa itong klase ng negosyo, halos lahat po ng mga kakilala, lahat po ng umasenso dito, hindi po nila kakilala yung mga taong nagpayaman sa kanila dito or nakasama nila para umasenso sa itong klase ng negosyo. Kaya kung papansin niyo, lahat naman tayo dito sa loob ng Zoom ngayon, halos lahat naman tayo hindi tayo magkakakilala, tama ba? Hindi natin kilala yung isa't isa. Pero dahil sa negosyong to nagkakakilala tayo. Dahil normal talaga pag sa gitong klase ng negosyo, hindi mo kakilala yung mga tao mga magpapayaman sa iyo. Pero bakit kailangan natin na coach, kung yung mga hindi natin kakilala rin ng palang tutulong sa atin para masenso, bakit kailangan pa nating presentan ng mga kamag-anak natin? Kailangan natin silang presentan para malaman nila na ikaw, empowered consumerism, na pagdating ng araw na may magbata sa kanila, sa'yo sila mag-join. At the same time, bakit kailangan mo silang presentan? Ang gusto ko po kasi, bago kayo pumunta sa cold market, ay magagaling na kayo. Ibig sabihin, pag-practisan po natin, yung mga kamag-anak natin, kakilala natin dito, makakilala ninyo sa itong klase ng negosyo para makapag-practice kayo para pagdating sa mga cold market na potential na tutulong sa inyo para sa pag-asin sa itong klase ng negosyo, magagaling na kayo. Kumbaga, malulupit na kayo sa ganitong negosyo. Kuha nyo ba? Nag-gets nyo ba ibig sabihin? Okay lang ba mag-type naman ng kwan dyan kung naintindihan nyo? Number 3. Yeah, may nag-type ba na number 3? Okay lang ba? Number 3? Kung naintindihan nyo ako? Kasi pag nagta-type kayo, ibig sabihin na naririnig nyo ako, naintindihan nyo yung pinagsasabi ko dito. Yan. Si partner Tate, si partner Vicky, partner Prima. Yan, dami. So, nice. So, ibig sabihin, naririnig nyo po ako. Yan. So, next natin. So, before, so kung makikita nyo po yung picture, guys, dati po, ganito po yung ginagawa namin, strangering before. So, yung mga luma na dito, yan, kagaya ni partner Tate, partner Vicky, partner Soraida, partner Tam, sino pa ba? Ako, di ba? Sino pa yung ibang nandito? So, normally po, nung time na hindi wala pa yung online, offliner po kami that time. So, ganito po yung ginagawa namin. Ang hirap po nung nag-offline kami, kaya kung di nyo naranasan, ito, maswerte po kayo. Kasi ang init po, di ba, gigising ka na maaga, magpapaprint ka, tapos guguntingin mo, tapos pupunta ka sa mga lugar-lugar para mamigay ng flyers, para magkaroon ka ng prospect. So, ganyan po kahirap dati. Pero ngayon, ang kagandahan po ngayon, guys, may internet ka lang, mayroon ka lang Facebook. Yan. Ang dali na po. Paano? Yan. Next natin. So, unang-una na gagawin mo, gamit po yung everything kasi is online na, di ba? So, sa Facebook natin, isang gagawin mo, is number one na gagawin mo, isa sa mga dapat mong gawin para dumami yung prospect mo, kailangan mong pumunta sa mga fan page. Kagaya po nito, kunyari, for example po itong OFW. So, pagpunta mo din sa OFW page OFW, pag nakapasok ka dito, lalo na sa mga OFW, maganda po sa mga OFW, lalo sa mga secret group. Yan, pwede silang pumasok pag mga OFW. Pero tayo mga andito sa Pinas, minsan pwede tayo pumasok sa mga dito, OFW, kwento ang OFW. Pag pumasok po kayo dyan, guys, ang gawin nyo lang po, huwag na kayo magpo-post. Hintayin nyo lang po yung ipopost ng admin, tingnan nyo yung mga nagko-comment, nagla-like. Yan po yung i-add nyo isa-isa. So tingnan nyo po kung OFW kasi ang market po natin OFW. Pero normally, kahit OFW nung ano, minsan nasa Pinas na rin yung mga kausap mo. Pero karamihan kasi na nandito, pag ito dito, mga OFW. So ito po yung isa na paraan para kayo magkaroon na marami kayong ma-add sa Facebook nyo. So ito po yung prospecting ha. Ang prospecting po guys, ang dali na lang po sa panahon ngayon. Kasi mag-add ka lang eh. Pag mag-add ka lang na mag-add, kung sino yung mag-accept sa'yo, prospect mo na yun. Kuha nyo? Yan. So, ito yung kailangan nyo gawin araw-araw para dumami yung mga friend nyo or mga prospect nyo araw-araw. Add at least 50 to 60 new friends per day, every day. So, ang good news po ngayon, guys, ang kagandahan po ngayon, guys, sa totoo lang po, unlimited na ngayon. Pero, hinahinay lang ha, kasi minsan kasi, natubukan ko na rin ma-block.
7 tradies din akong dalawa account yun, tradies na hindi ako nakapag nakapag-chat sa ibang sa hindi ko kakilala. So dito ang kailangan niyo lang gawin dito, mag-add lang kayo. Pwede niyo gawin din to, eh, pag gising sa umaga 20, pag sa tanghali 20, pagdating sa gabi 20 lang din. So araw-araw gawin niyo 'yan. Para dumami yung mga prospect niyo sa Facebook niyo. At the same time, kagandahan kasi unlimited na pwede niyo dagdagan niya, kasi minsan umaabot ako ng 200, 300 eh, sa isang araw lang. Pero ang gawin niyo, pag nag-add, kung araw-araw ka nag-add, dapat araw-araw kang nag kakancel ng request. Ngayon, ang tanong ko dito, lahat ng mga nandito sa Zoom natin, marunong na ba kayo mag-cancel ng request? Sige, mag-chat ka nga dito kung hindi ka marunong. Mag-chat ka po sa chat box natin kung hindi ka pa marunong, para alam natin kung sino yung hindi marunong mag-cancel ng request. Kasi kung araw-araw ka nag-add ng 100, 20, 50 araw-araw, at hindi ka marunong mag-cancel ng request, sigurado po ako mabalblock ka. Kaya kung mayroon man dito na hindi marunong mag cancel ng request, okay lang ba mag-chat po kayo? Mag-chat ka dito kung hindi mo ka marunong. Marunong po, mukhang marunong lahat ah. Walang nag-chat eh. Yan. Yan. Marunong ba lahat? Walang nag-chat ah. Yan, wala nga. Ibig sabihin, marunong po kayo mag-cancel ng request. So good news po yan. Pero kung sakali pong siguro, baka nahihiya ka, mag-chat dyan sa chat box. Chat mo na lang ako personal para turuan po kita. Turuan po kita paano po mag-cancel ng request. Yan. So next tayo. So ito yung isa sa pag-strangering. Pwede kang mag-add ng friend of friends. Kunyari ito, friend ko sa OFW. So punta ka sa friend mo sa OFW, open mo yung Facebook niya, punta ka sa friend niya, step to punta ka sa friend niya. Tapos pinutin mo yung see all friends. So lalabas po yan, no? So piliin mo na rin yung mga OFW dyan. Automatic kasi pag friend mo, lahat ng mga friend mo dyan, basta naka-open lang, pwede mong i-add. So isa ito sa way para dumami yung mga prospect nyo. Kuha nyo guys, kuha nyo ba? Yan, si partner test, pabalik-balik. Mahina signal niya, gustong umasenso, mahina naman signal, power. Yan. Yan, kung gusto niyo umasenso online, kailangan number one na papalakasin po natin yung signal natin. Yan. So, ano yung pang-apat po guys, yung search by name in country. So, kunwari ito, for example, nag-search ka to Leonardo Ortiz, Dubai. So, pindutin mo yung people, lahat po ng Leonardo sa Dubai, automatic po yung lalabas. So, kung ikaw, apelido mo, kunwari, Pagad, Dubai. Lahat po nasa Dubai na Pagad, lalabas po dyan. Isa po ito sa way para makakuha ka ng mga prospect mo. So maganda, unahin nyo po yung mga kapelido nyo. Kasi po, normally po, yan yung mga minsan sumasama din sa inyo. Kagaya yan, si partner Prima Ortiz, andyan siya ngayon. So isa po yan sa mga kapelido ko na pinsan ko naniwala sa akin. Actually, hindi talaga kami magkakilala ni partner Insan Prima. Ni partner Prima, nagkakilala po talaga kami sa online yan. So, yun po. Bili niyo po i-add yung mga pamilya niyo. Yun po, unahin niyo po. Kaya maganda, lagay niyo yung complete niyo dyan. Yung apelyido niyo nung dalaga pa kayo, tsaka yung apelyido ng asawa niyo, ganun. Ilagay niyo mas maganda. Yan. Ito po yung isa sa way, ha. So, tapos na yung prospecting natin. So, dito naman tayo sa, yan, inviting. So, ano ba tong inviting? So, ang gagawin sa pag-usap ko sa mga prospect na or candidate ko sa mga sa business. Tanda dito po sa business. Oh, ulitin natin. Nautala ko ah. Ano ang gagawin pag kakausap ka na ng prospect or candidate mo sa business? So, meron tayong tinatawag na 3 layers of directing. So, bago natin mapajoin to, yung mga prospect natin, kailangan nagagawa natin itong tinatawag na 3 layers of directing. Kaya magjo-join tong tao na to, itong mga tao na kakausap natin, lalo na sa mga hindi natin kausap, lalo sa mga hindi natin kakilala or sa mga cold market natin, kailangan nagagawa mo itong tinatawag na 3-layer of directing. So ano ba yung 3-layer of directing? So ito po siya. So kailangan kilala ka ng taong kausap mo, kilala ka or pagpapakilala, like or pagpapakagusto. Ibig sabihin, dapat like ka niya. At the same time, dapat siyempre, may tiwala yung tao sa iyo, tiwala or trust. So dapat andito tong tatlong to. Bago ka mapunta dito sa pinatatawag na pinakagitna, bago siya mag-join. Pag nakuha mo to lahat, dalawa tong tinatawag na like at trust.
magpapadala at magpapadala yung taong kausap mo pag nagagawa mo to. So yan, pupunta tayo sa script ha. Unahin natin yung tatawag natin na yan. So screenshot na kayo diyan para meron kayong reference. Yan si si partner Vicky, yan muna partner. Screenshot muna. So inviting script for reference for or example lang to. So pwede mo 'tong baguhin yung ibang mga ilalagay dito. Script para sa form invite sa kakilala or dati mo ng friend na OFW. So maganda ito sa mga friend nyo na OFW. So itong gagawin mo, hello friend, kamusta ka na dyan? Busy ba sa work? Yan. So prospect reply, siyempre may reply yan. So pwede mo to lagyan, hello friend, o kumare, hello kumare, kamusta ka na dyan? Busy ba sa work? O kaya, hello sis, di ba? So pwede mo itong palitan itong friends. So pag nag-reply yung kausap mo, automatic yan, ito ipapasa mo yan. So ako nga rin dito friend, work sa Facebook lang, nakapagpawala ng stress. Tapos emoji yung smile. So kailangan meron kayong smile kasi napaka-importante po yung tinatawag na smile. Kung sa personal po, di ba? Pag yung taong kausap mo lagi naka-smile, di ba ang ganda ng loob natin? So ganoon din sa chat. Pag yung taong nakakabasa ng chat natin at merong emoji smile, napapangiti rin po yung tao. Big sabihin na iniisip niya na friendly ka kasi ang mga tao pa lang ito friendly yan eh. So sabihin mo, by the way friend, kailan nga matatapos ang kontrata mo? Yan. Sasabihin niya yan, siguro 6 months, 2 months, 3 months, 1 year, 2 year. Diba? So ito naman yung sasagot mo. Yan. Okay friend, ako nga rin malapit na rin matapos. Medyo mahirap pala mag-abroad friend. Tapos smile ulit. Tapos, pero kailangan mag-sacrifice para sa pamilya, di ba, friend? Di ba? So, kailangan, pag ikaw yung, dapat sa conversation, lagi kang may tanong. Kasi pag yung tao yung kausap mo yung nagtatanong, ikaw yung control niya. Pero dapat, pag ikaw yung kumakausap, dapat ikaw yung may control ng usapan. So, dito, di ba, friend? Di ba, automatic yan. Oo nga, friend, yung hirap eh. Pero kailangan talaga mag-sacrifice, di ba? So, magre-reply yan. Automatic, pag nag-reply yan, yan, ito na yung pang-apat na ibibigay mo. Dito na i-invite mo na siya. So kung titingnan niyo kanina na yung kasi sa 3 layers of prospecting, ay directing, 'di ba? Yung kilala kaya, syempre kilala kaya kasi friend ka niya. Pangalawa, yung dito yung like. So yung mahirap as abroad, 'di ba? So, parehas kayo likability. Parehas kayo na sa ibang bansa. So magkakaroon siya ng likability sa iyo kasi parehas mo siya. So ngayon, dito naman. Alam mo, friend, may nakita akong magandang program para sa ating mga OFW na patapos na, na ang kontrata, smile. Lalo sa gustong makaipon bago umuwi ng Pinas. Gusto mo ba malaman? So, lahat po ng mga OFW, normally po, 80 to 90% po ng mga OFW, automatic po gusto rin naman makaipon yan bago umuwi. Kahit tanungin nyo po yung mga OFW ng mga ka-team natin dito. Gusto nila makaipon bago umuwi. Automatic yan guys, sasagot yan na gusto mo bang malaman? So, sasagot yan na siyempre oo naman, di ba? Oo naman, gusto. So, normally talaga nasa 80 to 90% yung mag-oo dyan. Pero hindi lahat, lagi yung tatanda na hindi lahat ng kakausapin natin, hindi lahat ng mga na pipresentan natin, papasa natin yung script na to, magtutuloy. Pero kung dadamihan mo yung kausap mo, mayroon magtutuloy dyan. So, pagkatapos mo isin to, magre-reply siya, ito naman yung gagawin mo. Okay po. Okay friend. May ipapakilala ako sa inyo na tao, kaibigan ko, tumutulong siya sa mga OFW na katulad natin na gustong magkaroon ng pagbabago, ipapakilala kita para malaman mo ang OFW program na sinasabi ko. Maswerte, makikilala mo ito kasi ang dami na nito natulungan na tao na napa-poor good na OFW, okay lang ba? So, normally ang sagot niyan, yes. If yes, gawa ka ng GC sa coach na kasama yung coach mo. So, mamaya explain ko rin sa inyo mamaya kung paano gumawa ng GC. So, kung no sinabi niya, ask mo siya kung bakit tapos sabihin mo na wala naman mawala kung titignan niya. So, ang sasagot mo dito, pag nag-no siya, bakit? Bakit, friend?
wala naman mawawala kung titignan mo eh. Di ba? Ganun ang sagot mo. So, automatic yan. Magsasabi na normalize. Oh, sige, titignan ko lang, wala mawawala eh. Pag yan, nag-yes siya, automatic gawa ka ng GC. So, ipapaliwanag ko sa inyo mamaya. Pagkatapos ng tatawag natin na cold market. Kasi ang susunod dito, cold market eh. Nung Martes, ang pinag-usapan natin guys, yung mga andito, kung andito ka nung Martes, hanggang dito lang tayo sa warm market. Ngayon, dito na tayo sa tatawag namin cold market. Yan, ito naman sa mga cold market. Yan, script para sa kakaad lang or friend na, mo or na massive na prospecting mo. Kasi ito yung ginagamit ko ngayon na script. Grabe, halos lahat ng mga pinapasahan ko ng script na to, nagchat-chat sila kung asan lugar sila. So, ito yung chat mo. Hello, friend. Hello, salamat sa pag-accept. Leonardo po pala. Nice meeting you sa Facebook. Taga saan po pala kayo? So, pag ito po yung sinit mo, guys, ang daming sasagot dyan. Siguro sa 10, isa lang ang hindi sasagot. Pero sa 10, mga 8 to 9%. Yung sabi natin sa 100, mga 80 to 90%. Sigurado po ako sasagot yan. Yan. So, pag yan ang sinagot niya, pag sinabi niya na sa ibang bansa, sa ito yung sagot mo. Ito yung una. Ah, okay. Here ako now sa Singapore. O OFW din. Ito yung sasagot mo pag sinabi ng OFW. Ha? Pero ang pamilya ko ay nasa Ala Union. Matagal na kayo sa abroad. Diba? So, pag sasagot siya, yung susunod mo, yung susunod na yung number 3 ang reply mo. So, pag sinabi niya naman na nandito siya sa Pilipinas, ah, okay. Here ako now sa Hong Kong. OFW din. Pero pamilya ko ay nasa La Union. Diyan ka rin ba nag-work? Pag tinanong mo kasi itong tinatawag na dyan ka rin ba nag-work, sasabihin niya eh kung dyan siya nag-work doon sinta. Kunyari, sinabi niya, Pangasinan siya. Pangasinan ako, sabi niya. Pag ito, pag sinit mo to, sasabihin niya kasi minsan Pangasinan eh. So pag sinabi niya Pangasinan, ito yung sinit mo yung pangalawa. Diyan mo malalaman kung asa ibang bansa siya. Yan. Asa ibang bansa siya. So pag nag-reply, automatic, actually first time ko rin mag-abroad. Hindi pala madali, no? Curious lang ako ilang years ka nang years na po ilang lang years po ang kontrata niyo diyan. So, 'di ba? Nagtatanong ka. Dito na sa sinabi mo actually first time ko ako po mag-abroad, hindi pala madali. Itong hindi pala madali, nagiging likability ka na dito. Kasi alam mo yung turning yung alam mo na mahirap, hindi madali ang maging ibang bansa. At siya din hindi aram niya sa sarili niya, hindi mahirap maging ibang bansa, kaya magkakaroon kayo ng likability dito. So, curious lang ako, ilang years po ang kontrato niyo dyan? So, sabi niya, kung ilang years, so ito yung sasagot mo. Yung pang-apat naman. I see, alam mo ba, may nakita akong magandang program para sa ating mga OFW na patapos na ang kontrata. Kaka-discover ko lang ito. Smile. Sigurado ako magugustuhan mo lalo na sa katulad natin gustong makaipon bago umuwi ng Pinas. Gusto mo rin ba malaman? Gusto mo rin bang malaman? So automatic 'yan eh. Pag yung tao talaga gusto talaga rin makaipon, automatic mag-uuyan eh. Pero tandaan niyo guys ha, hindi lahat ng kakausapin natin nito is magtutuloy. Pero kung gagawin niyo 'to araw-araw at mas marami kayong kinakausap at mas marami kayong pinapasahan ng script na 'to, sigurado ako 100% mayroon at mayroon kayong mapepresentan at mayroon kayong mapapa-join. So pag nag-reply niyan automatic guys, yung number 5 kanya sa warm market ito, di ko pa napalitan, no? Warm market dapat ito eh. Cold. Itong for warm, parehas na parehas lang din po yung script ng, yung panglimang script, parehas na parehas lang po yan sa cold market tsaka warm market natin. Itong script na to. So, nakuha nyo na ba? Ngayon, ipapaliwanag ko naman sa inyo, pag ito, pag kunyari na, nag-okay, okay lang ba? So, pag sabi niya, na for good, okay lang ba? Gusto mong makapakinggan? Parang ganun. Papakilala mo ngayon, gagawin mo, FPS gawa ka ng GC. Ito na yung GC na gagawin nyo. Ano ba yung isisend? Ano ba yung isisend ko upline dun sa GC? So may script din po tayo dyan, guys. May script din tayo na ginawa na rin, ginawa ko para sa inyo, isisend nyo na lang din sa kanya. Isisend nyo na lang din sa script na yung pag nakagawa ka ng GC. So ngayon, ang tanong ko, sino sa inyo dito, nandito sa loob ng GC, ay sa Zoom, ang hindi marunong gumawa ng GC. Yan. Sino po dito ang hindi marunong gumawa ng GC? Sige nga. Meron ba? Mukhang mahihayin ng mga tao dito. Sino po hindi marunong gumawa ng GC? Yan. Mukhang magaling gumawa ng GC ah. Landa lang partner ko, Dilya.
Mabulong lang ka. Yan. Yan, si partner Jody Morante. Mami, dito marunong kumuha si Jody Morante. So, partner Jody, pwede kitang, pwede ka namin i-video call. Tapos, ituturo ko sa step by step. Ipapagawa ko sa'yo mismo para mas, lalo, mas madali mo matandaan. So, tanong ko po, meron pa po ba dito? Baka meron pa para at least maturuan po natin. Yan, si partner Joe, congrats partner, ako na. Inamin mo na di ka marunong, pero okay lang yan. Lahat ng hindi marunong, pag nagtanong, matututo po yan. Yan, di pala ako nakikita. So, lahat ng hindi marunong, pag marunong ka magtanong, matututo ka po dito. So, lahat po ng tanong, ibato nyo sa amin. Pag kaya naman sagutin, sasagutin po naman po namin dyan. So, tutuloy na natin guys ha. So, gagawa ka ng GC, sa marunong gumawa ng GC. Dito, sa script na kasi na ito, pinakita ko sa inyo guys. Talagang papagurin yung sa upline. Pero bago nyo gawa ng GC, kailangan sa upline, isabihin nyo muna na upline, meron akong ipapakausap. So, pwede natin gawin sa pwede niyan presentan doon sa GC. So ito na yung script guys ha. Ito na yung script. Yan. Nakita niyo ba yung script? Yan, make a group chat and introduce your coach. So ito yung gagawin yung script. Pag nagagawa kayo na ng GC, automatic ito yung i-send niyo. Hello sis, ipapakilala po. Kunyari ako yung coach ha. Hello sis, ipapakilala ko sa iyo si Coach Leonardo Ortiz. Siya ang tumutulong sa mga OFW na tulad natin, marami na siyang natulungan na OFW. Ayan. So, prospect reply, mag-send ka ulit, Coach. Coach Leonardo Ortiz, siya po pala yung kaibigan ko o friend ko, 'di ba? Siya po yung kapatid ko, sister ko. Gusto niya malaman po yung program for OFW po. Yan. Pag yan po yung sinabi niyo, alam na po yung gagawin na upline. Alam na po gagawin namin na upline. Alam na po namin kung paano kami magpipresent. Kami na po magpipresent diyan. Ngayon ang role mo, so tutuloy ko na, no, na-script niyo na screenshot niyo na ba? So, pag ito ginawa niyo, kailangan sabihin sa upline. Upline, may kausap ako. Willing siyang makinig sa presentation natin. So, mas maganda, sabihin niyo sa amin para alam namin. Para handa kami. Baka mamaya, naka-short pa, di ba? Dapat kailangan, ipaalam niyo. Para at least, kamis naman kami, naharap sa mga prospect niyo. Kasi, ang pinag-uusapan dito, million-million eh. So, kailangan yung upline niyo, malupit yung kanya, mga formahan niya. Yan. So, dito na papasok yung presentation. Pag nagawa niyo na 'yon, kami na bahala na offline. So, video presentation. So, sa mga marurunong naman, kagaya ni partner Tati, partner Tam, sila na bahala mag-presentation, closing na lang kami. Closing na lang sa offline. So, video presentation to be sent by your coach. So, kami yung mag-send, pwede na kami mag-send ng video doon sa ginawa ng GC. 'Di ba? Or mag-video call, mas maganda nga video call eh. Tapos ang gagawin natin sa video call na 'yon, meron kung titingnan niyo sa video call na 'yan, pag pumunta kayo doon sa my share screen, sa bandang taas ng screen may nakalagay doon na watch together. So pag pinindot mo yung watch together na, may mga video ka doon na i-play, marketing plan. Mas maganda nga pag ganun ang gagawin natin, guys. Habang nagpi-play ng video, andyan ka. Andyan yung prospect mo, andyan sa upline, nag-play sa upline ng video. Makikita mo yung prospect mo kung nakikinig ba o hindi. Kasi kung nagpasa lang tayo ng video presentation sa kanya, minsan hindi na pinapanood yan eh. O kaya nagpasa tayo ito, isa sa mga presentation, tinatawag natin rain mode script or rain mode presentation, tama? Yung send mode presentation. So meron tayo doon. Kompleto tayo guys. Yan, o kaya ipasok mo siya sa Team Philgen and Team Lumela schedule via Zoom, yung mga ego Zoom natin. Sa team natin, Team Lumela, Sabado, sa Easy Globe, sa team natin sa Philgen, di ba, tuwing Linggo. So, pwede mo siyang ipasok doon. At yung mga idol top 20 na team, pwede mo rin natin siya ipasok. So, mas maganda makausap natin, mas malupit yun pag nakausap natin. Kasi meron tayong tinatawag na malupit na closing skills na ginagawa natin na nagagawa na ni partner Tati at ni partner Tams. At good news po, mayroon na tayong isa na mapapajoin. At the same time, pati yung kanina nakausap nila,
Yan guys, congrats kay partner Tate. Ay kat partner Tamsa, grabe nagagawa. Halos araw-araw guys, pinapapakausap sila. So, ang nakikita kong nakaka-adapt pa lang, yung sistema na tinuturo namin ni Apmelay sa online, silang dalawa pa lang guys. Gayahin niyo po yung ginagawa nila. Kausap lang kayo ng kausap. Huwag kayo mayang kumausap. Pag ayaw, next. Ang kagandahan po kasi sa negosyo natin guys, kumpara nung offline ka, masakit pag na-reject ka eh. Dito hindi ka masasaktan. Lagi mong tatandaan na pag yung kausap mo, pag kausap mo kasi pag ito yung gusto kong maging mindset nyo pag nakipag-usap kayo sa mga prospect nyo. Pag ang mindset nyo, pagkakitaan ng 1-8 yan, at hindi lang dyan masakit. Pero kung ang magiging mindset nyo guys, is para tulungan yung tao na to, present mo yung negosyo para tulungan siya, para mabago yung buhay niya, pag na-reject ka guys, hindi masakit yun. Pero pag iniisip mo, kumita ka ng 1-8, na masasaktan ka talaga eh pag hindi nag-join eh. Kaya ibahin niyo po yung mindset niyo guys. Ang magiging mindset po natin dito. Kasi actually talaga sa negosyo natin, tutulong tayo, tama ba? Yung opportunity na ipapakita natin sa kanila, pag ginawa nila to, mababago yung buhay nila, di ba? Di ba? Tama ba? So ba't ikaw yung masasaktan pag inindihan ka? Dapat, hindi ka nasasaktan kasi hindi naman ikaw yung nawalan eh. Sila yung nawalan. Tama ba? Alam mo sa sarili mo na hindi ikaw yung nawalan, sila yung nawalan. Kaya kung ganun ang nangyayari, ayaw ng kausap mo, hindi next ulit. Next. Guys, tandaan nyo, numbers game tayo. Paramihan ng kausap. Mas marami kang kausap, mas maganda. Yan, so ano pa? So, ano naman apply ng gagawin ko kapag yan, what is your rules? Yan, ang rules mo, pag naipasok mo na at nagsasalita na si upline, ang gagawin mo lang guys, habang nagpipresent sa upline, huwag kang daldal ng daldal. Huwag kang singit ng singit pag nagsasalita sa upline. Pag-observe ka lang. Observe ka lang. Maliban na lang kapag tinanong ka ni upline, doon ka magsasalita. Bakit mo kailangan mag-observe? Guys, hindi pwedeng sa upline na lang lagi magpipresent. Guys, tanda nyo yan. Kailangan darating yung time. Hindi pwedeng 3 years ka na dito, 4 years pa, 2 years ka na, sa upline pa rin nagpipresent. Guys, mag-observe ka na maayos. Kaya pag nakita mo nagpipresent sa upline, nagpapasa ng sinmood presentation o kaya nagpapasa ng video paano niya ginagawa. Dating kasi yung time guys, nalaki yung grupo nyo dito, hindi lahat ma-handle din namin. Kaya kailangan pag nagpapapresent ka kay upline, nagpapresent ng upline sa GC na ginawa mo, kailangan nag-observe ka. Kasi sa simpleng pag-observe lang guys, natututo ka. Yan. So next, so close dealing or huddle, ito kailangan dito kasi huddling objection. Siyempre, your coach will help you. Ang kagandahan kasi pag nasa GC na, ang nakipag-usap din sa close deal, sa upline din, kasi nasa GC na, tama? O kaya personal video call, voice call, so mas maganda, voice call din. Tama? Para na, so dito, sa close deal, magtutulungan kayo na upline. Kasi tatlo kayo doon, ikaw, si upline, taka yung prospect mo. So, two better than one, di ba? So, dalawa kayo dito pagtutulungan nyo siya pagdating sa close deal. Kung ikaw naman OFW at kausap mo OFW din, tell your personal experience in realization. So magkwento ka. So friend, tandaan mo, hindi abang buhay, tandaan mo, hindi abang buhay, dito ay malakas tayo. Hindi abang buhay, dito tayo bilang empleyado, OFW. Pagdating ng time na tatanda tayo, hindi na tayo pwedeng bumalik sa dito magtrabaho, tama ba? Kailangan, habang malakas pa tayo, maganda tong negosyo na to para gawin natin, para pag-uwi natin ng Pinas, at kahit di na tayo buhay sa Pilipinas, dito sa ibang bansa, may negosyo tayo. So, kumbaga, ikwento mo yung experience mo. Ikwento mo yung realization mo. So, kailangan dito, magtulungan kayo na upline pagdating sa close deal. Taba? Then, ano gagawin mo ulit? So, mag-observe ulit. Ano pa paano ginagawa na upline? Para pagdating ng araw na kahit wala si upline, busy sa upline, marunong ka rin mag-close ng deal. So kung titingnan nyo guys, yung handling objection guys, mayroon na rin po tayong tatawag na screen na scene mode presentation handling objection. So halos lahat ng mga nandito guys, andun na kayo dun sa loob ng handling objection o handling objection natin. So kung wala ka pa dun, i-chat nyo kami para ipasok namin kayo dun sa GC natin na yon. So pag nakapasok kayo doon, wag na lang kayo mag-thumbs up, wag na kayo mag-comment para hindi matabunan. Tama ba? Ang gawin niyo na lang doon kapag may sumagot sa inyo ng ako niya, scam ba 'yan? So
meron tayo doon. Sagot. Copy-paste mo lang, i-send mo sa kanya. So yung tatawag na handling objection. Guys, yung handling objection na to, mas maganda kung yung taong kausap nyo matanong. Kung ang taong kausap nyo, minsan kasi inisip natin negative eh. Tama ba? So pag sinabi kasi handling objection, guys, hindi to negative. Positive po ito. Positive sign or buying sign ang tawag dyan. May tanong lang ang prospect mo na kailangan masagot. May tanong kasi sa isip niya na kailangan masagot yon. Na pag nasagot mo na maayos, automatic yan mag-join. So, lalong-lalo yung tatawag na scam, guys. Ang dami ko na napadjoin doon sa scam na yon. Isa sa napadjoin ko dyan sa scam, andito ba si partner Annabel? So, actually si partner Annabel, guys. So, iwan ko naririnig ako. Medyo may na lang yung signal dito. Nasa Dubai siya. Ito yung isa sa mga napadjoin ko. So, good news, guys. Ang kagandahan, ang nangyari sa kanya, nag-join na sa dalawang company na sabi niya na-scam siya doon. So, iniwan daw sa mga upline niya, mga mentor niya. So, nung nakilala niya ako, sabi ko sa kanya, hindi pa siguro tamang tao yung nakausap mo o tamang grupo pinapuntahan mo or maling company talaga. Sabi ko, isa sa mga sinabi ko sa kanya, kung sa pangit na company niya, nag-join ka. Mas maganda kung dito sa company talagang legit talaga siya. At the same time, sabi ko sa kanya, baka scam yan, scam yan. So, pinasa ko sa kanya yung script na scam. So, isa sa mga napasali ko, doon sa handling objection na yung scam. So, meron tayo doon. So, ang good news, ang gagawin nyo na lang, guys, copy-paste na lang. Copy-paste na lang po gagawin nyo. Yan. Hindi na kayo mahirapang mag-type ng kung ano-ano. Meron na kayong guide. Palitan nyo lang yung dapat yung palitan. Yung handling objection, guys, kung gusto nyo, basahin nyo muna isa-isa doon. Kung may mga mali, ayusin nyo na lang yung spelling. Kasi totoo lang, mahina pa ako sa spelling. Pero, ang lagi kong sinasabi, ano gusto nyo? May script o walang script? Siyempre may script, di ba? Di ba? Siyempre may script na. Di ba? Kahit itong spelling na apply, basta may script, palitan ko na lang. Yan. So, siyempre, kailangan habang nag-close deal sa upline, mag-observe ka. Para dati yung time, ikaw na rin mag-close deal sa mga leader nyo. Yan, next natin. So, ito naman yung tatawag na follow-up naman. So, dito sa follow-up, guys, kailangan magtuluan din kayo na upline. Lahat ng mga napapalop natin, na close deal natin, kailangan yan pinapalop natin every day. Araw-araw yan. Pero tandaan nyo po, guys, sa dami nyo po, yung mga dapat yung pinapaklose deal nyo, pinapapresent nyo kay upline, dapat na kayo, mayroon kayong mga listahan din dyan para kayo na rin po yung nagpapalop. Paano upline? So kailangan dito nagsisend kayo ng success story. Kunyari sa upline, may sinid sa grupo natin, success story. Kunin mo yun, ipasa mo yun sa mga prospect mo, sa mga na-presentan na close deal na natin. Tapos, ano pa, add mo siya sa mga GC at fanpage ng team natin. Tama? Ipasok natin sa mga sa group GC natin. At the same time, simply pa, atinin mo sa mga activities ng team building natin, team Yumela, Easy Global Family natin sa team. At sa company at company activities. At the same place, constant communication, kailangan tuloy-tuloy na communication sa mga taong kausap. Kasi oras na naputol yung communication nyo dyan at may ibang nag-follow up dyan, lalo pag walang lugo yan, kaysa mapupunta sa iba yan. Kaya kailangan, patuloy nyo kayo makipag-communicate sa kanya. Paano pa pag-communicate upline? Sabihin ko ba araw-araw na mag-join na siya? Huwag ganun, Paul yun. Magkwentuhan lang kayo. O, kamusta na dyan? O, kamusta pamilya? Ano, pinagkakabalan mo nga dyan? Ilang taon na yung anak mo? Ano, kamusta yung module? Pag-usapan nyo. Pag babae yung kausap nyo, guys, maganda pag-usapan nyo yung pamilya nila. Yung anak niya. Pag babae po yung kausap nyo, lalo pag magulang. Tapos, syempre, make sure you have at least for your reference. List of yung mga prospect mo, yung mga na-lost deal na apply, nakas na mga prospect mo, kailangan may mga list ka din dyan. Na kapag nag-follow up tayo, o yan, nagpasa ng link sa upline. Minsan kasi hindi namin na although nasa listahan din namin yan, ang problema, hindi naman namin nasisintan yung iba. Kaya ikaw, as upline, bilang leader, bilang negosyo mo to, kailangan ikaw mismo may listahan ka din sa mga na-close deal natin para ikaw yung mag-follow up. Ikaw na rin mag-follow up. Yan. So, next natin. So, you are responsibility for the follow-up. Your coach can help you, but remember, this is your business. Lagi mo pong tatandaan na ito, guys, negosyo mo to. Makaya kang tulungan na upline, pero tandaan mo, negosyo mo to. So, kailangan responsible ka sa mga prospect na kailangan mag-follow-up ka.
Yan. Sino ba titingnan ng mga to? Tatingin sila mataas. Yan. So, almost done na ako, guys. Patapos na ako. So, yan yung kailangan yung gawin. So, kung gagawin nyo, yung patuloy na gagawin nyo yung script na sinabi ko sa inyo, mas marami kayong makakausap. Yan. So, next natin to. Remember. So, another remember again. Our business is a numbers game. Ibig sabihin, paano ba yung numbers game upline? Paano ba yung numbers game na yun upline? Hindi ko po naintindihan yung numbers game na yun. So, explain ko sa inyo. Sa ganitong klase ng negosyo, kahit saan sales, kahit saan, sa basta-basta pag sales ang pinag-uusapan, guys, meron din silang tinatawag na numbers game. Paano ba yung numbers game? Paano ba naman sasabihin yung numbers game upline? Sa sampu kasi na mapapresentahan mo ng negosyo natin, 100% guys, may isa ka ba papasali? Kung sa sampu na yan, eh ganun ba upline? Sa sampu na mapapresentahan natin, may isa, yes, kung may isa, so, ano dapat mong gawin? Kung gusto mo makapagpasali ng isa araw-araw, kailangan meron kang 10 na pipresentan araw-araw. Tama ba? Tama mga partners? Eh, paano makakapagpresent ng 10? Kailangan meron kang kinakausap na 100. Tama ba? Yung 100 na yun, may 10 na mapipresentan ka. At yung 10 mapipresentan mo, mayroong isa doon na mag-join. Eh paano ako magkakaroon ng paano ako magkakaroon ng 100 na representan? Dapat nag-a-add ka ng 1,000. Tama? Sa 1,000 na 'yan na i-add mo, guys. Hindi lahat na mai-add natin, guys, dito. Hindi yan lahat mag-a-accept. Pero kung sa 1,000, automatic na 'yan. May mga 100 na rin na mag-a-accept. Ngayon, yung 100 na mag-a-accept na 'yan, yung mapapasahan mo na script. So, hindi lahat ng papasahan mo na script magtutuloy yan na kakausapin ka. Minsan nga, o kakausasabihin sa'yo, sino ka ba, sir? Kakilala ba kita? Magkakilala ba tayo? Doon, yun, not normal yung mga iba. Yung mga takot makipag-usap sa ibang tao. Diba? Gusto nila, hindi nila kaya pag-usap pag hindi nila kilala. So, normally, ganun to talaga. So, sa 1,000 na in-add mo, may 100 na mag-accept sa'yo yung papasahan mo, kausapin mo isa-isa. Yung sa 100 na yan, hindi lahat naman yan na kinausap mo isa-isa, magugustuhan yung ino-offer mo or makikinig din sa ino-offer mo. So, sa 100 na yan, automatic malinis na mayroong mga 10 hanggang 20 na mapipresentan mo. Pag napresentahan mo na yan, hindi naman lahat na napresentahan mo, guys, magjo-join agad yan. Hindi lahat yun magjo-join. Pero sigurado ako, pag yan nagawa mo, mayroon at mayroon pang isa, mapapajoin. Tama ba, mga partner? Nako niya ba? So, Our business is a numbers game. Mas marami kang nakakausap, mas marami kang pwedeng maipakausap. Sabihin, mas marami kang nakakausap na prospect, mas marami kang pwedeng ipakausap sa upline mo. So, mas marami kang ipapakausap, mas marami kang pwedeng mapajoin. So, kung mas marami kang nakakausap, mas marami kang pwedeng makausap para ipakausap kay upline mo, sabihin, mas marami kang mapapakausap kay upline mo, mas marami kang pwedeng mapajoin. Pwedeng mapajoin na tulong ni upline. Nagawa niyo ba? Naintindihan niyo ba ako o hindi? Patype naman ng number 5 kung naintindihan niyo ako, guys. Patype naman ng number 5 dyan. Yan, si partner Jeffrey naintindihan. Kasi pang ilang ulit mo na ito napakinggan, partner Jeffrey. So, Raida, Tati, JC, Vicky. Yan. Sino pa? Tati, Venus Ann, Prima, Wing. Yan, Imelda, si upline Imelda. Yan. Yan. So, nice. So, maganda. So, almost done na ako. So, huling quote na to. Yan. So, ito lang yung masabi ko sa inyo, guys. Ah. Para sa isang halaman. The grass is greener where you water it. Ibig sabihin, pag ang isang halaman, lagi mo siyang ginidiligan, di ba sobrang green na green na green yan? Tama ba? Tama ba? Ngayon, kung itong quote na to ipapasa ko sa negosyo natin, kung gusto mong mag-grow, kung gusto mong maging greener or gusto mong maging malupit sa gitong klase ng negosyo, kailangan dinidiligan mo yung sarili mo para mag-grow yan. Dinidiligan mo ng kagana itong mga trainings. Lalo yung trainings kagabi, kaya upline Joseph. Yung NDO, yung NICO, yung ACAP sa company, kailangan lagi kang nag-train. Lagi mong dinidiligan ng training yung sarili mo para ikaw mismo mag-grow. Actually, sa totoo lang po, ang nakita nyo sa amin ngayon is, di ba, nakita nyo, gagaling namin magsalita, ang gagaling namin mag-explain. Actually, guys, nag-umpisa lang din kami. Kagaya lang din naman kami. Kagaya yung lang din kami.
na hindi rin marunong magsalita, hindi rin mag-talk. Pero ang ginawa lang namin talaga, guys, araw-araw. Lalo na sa probinsya ako dati, halos araw-araw ako, umaga, tanghali, gabi, Indio, ni Jordan Gonzalez, Arnie Limpin. Yan yung mga malulupit na speaker sa kampanya natin. Yan po yung pinapakinggan natin, pinapakinggan ko araw-araw that time. Kaya ito po ako ngayon. Kaya ako, kaya marurunong po yung karamihan sa amin dito kasi talagang nagbabad po kami sa training. Guys, paulit-ulit lang po yung training natin. Paulit-ulit lang po yung iko natin. Paulit-ulit lang po itong training na to. Paulit-ulit mo lang din gagawin yung negosyo mo. Paulit-ulit ka lang magpipresent. Paulit-ulit ka lang kakausap. Paulit-ulit ka lang magpuprospecting. Pag-invite, magpipresent, mag-cross ng deal, mag-answer ng objection. Pag-follow up, guys. Sa paulit-ulit-ulit mong ginagawa na yan, sigurado daw ako darating ng time, kahit nakapikit ka, kabisadong-kabisado mo na itong negosyong to. Kabisado-kabisado mo. Kahit anong tanong, pagdating ng araw, kahit anong tanong mga prospect mo, kahit balik-balik na rin lang yung tanong na yan, pag ikaw, magaling ka na, dahil nadiligan mo ng kaalaman, learning itong negosyong na to, pagdating sa negosyong na to, yung sarili mo, kahit anong sabihin ng mga taong sa paligid mo, hindi ka matitinag. At anong kahit anong sabihin nila sa iyo, kahit anong tanong nila sa iyo, kahit balik-balik na rin nila yung mga tanong nila, kayang-kaya mong sagutin lahat. Pag paulit-ulit mong ginagawa. Kailangan mo lang tong paulit-ulit. Masterin mo yung paulit-ulit. Tama ba? Naintindihan niyo ba ako, mga partners? Yan. So, yan, tapos na ako. Yan, ano ba yung dulo? Yan. Thank you and to God be the glory. Yan. So, back natin yung stop natin yung screen. Yan. So, bago tayo mag-close, baka may katanungan kayo. Ilan na tira? 5, 10, 15. So, 18 na lang natira. So, yung mga tira na yan, yun yung nakinig talaga. Yan. So, may tanong ba kayo? Okay lang magtanong kayo sa akin. So, parang kabisado naman lahat, ah. Lagi ko napapansin, pag nagtatanong ako, walang nagtatanong talaga na iyakit magtanong. Upline, baka may tanong ka, upline. Ano, may tanong pwede ba kayo? Pwede na kami 5 minutes pumasok sa GC. Ha? Mga, ano, yung mga pang-handle objections. Di ba may mga GC pala na pwede namin i-copy-paste na pwede isagot sa mga prospect namin? Ay, wala pa ba kayo doon? Wala pa, part. Ah, okay, sige. So, partner Tams, wala pa doon. Si partner Del, wala din. Wala okay. Pa. Sino yung wala pa doon sa kwan? So, i-chat nyo ako para ipasok ko kayo doon sa GC ng handling objection at sinmood presentation. Tsaka yung script na to, yung mga wala pa. Yeah. Part, ano bang Facebook gamit mo? Hindi ko alam kung ano yung i-chat ko eh. Yung dalawa kami na upline. Okay, sige. Ito siya, oh. Yan, ito yung picture. Okay, sige. Sige. Yan. So, meron tayong GC ha, na copy-paste nyo lang yung mga objection. Tapos, so actually yung mga wala pa dun sa isang GC na warm market na ginawa ko na, kukupyahin nyo na, copy-paste na lang, kagaya si partner Tate. Eh, yung mga natapos na kasi, kagaya ni partner, sino ba yung natapos kagabi? Si Binos. Si partner Prema, si partner Jeffrey, si partner Junicio, si Upline Melay, tsaka si Leona. So kagabi guys, in advance ko na sa nilang kausapin kasi yung oras nila, minsan hindi sila pwedeng makapasok dito kagaya si partner Venus, busy yan sa trabaho ngayon kahit andyan siya. So pinasok ko sila kagabi. So yung iba dito na wala pa, ipapasok ko kayo doon. Kasi napakinggan nyo na yung training na to. Yung mga hindi na nakapakinig, hindi ko pinapasok doon eh. Okay ba? Yan. So, marami ba kayo natutunan? Yan. Yes. So, guys, ito lang yung tatanda na ang part nyo dito is kailangan i-apply nyo na. Andyan na eh. Andyan na yung script. Andyan na yung guide pa paano nyo gawin yung negosyo. Ngayon, ang trabaho nyo po is gawin na yung negosyo. I-apply nyo na yan. Kasi hanggat hindi yung ina-apply yan, hindi kayo matututo. Kailangan i-apply yan para matuto kayo. Tandaan niyo po na hindi mo kailangan maging magaling. Hindi mo kailangan maging magaling bago ka magsimula. Kailangan magsimula para maging magaling ka.
So English, may English 'yun eh, kaso lang nakalimutan ko kahit na Tagalog ko na lang. So, ibig sabihin, kailangan mo magsimula, kailangan mo, hindi mo kailangan maging magaling muna. Hindi mo kailangan maging magaling muna kasi alam mo totoo lang guys, dati nung nag-start ako dito, kaya napatagal din yung result ko dito. Ang iniisip ko dati, kailangan ko muna maging magaling bago ko magsimula. Balik 'yun. Ang gawin mo pala, kailangan mo kailangan gawin, kailangan mo na magsimula para maging magaling ka. So, wag niyo na akong gagayahin para hindi kayo matagalan. Simulan niyo na kahit hindi kayo magaling. Kasi along the way matututo po kayo. Lagi 'yung tatandaan na ang pag-grow o pag maging magaling ka, wala naman pong gumagaling overnight eh. Wala pong gumagaling overnight, tandaan niyo po 'yan. Trust the process. Along the way matututo po kayo. Darating 'yung time magiging mas malupit pa kayo sa amin. Darating 'yung time mas malaki pa 'yung kikita niyo sa amin. Pag ginawa niyo 'tong negosyo na 'to, at naniniwala ako guys na pag ginawa niyo 'tong script na 'yan, kasi kami ginagawa na effective sa amin eh. Yan, ginagawa na rin ni partner Tati, ni partner Tams. So, kagandahan, close deal na lang ginagawa namin. Sila nagpe-present na. So, sa hindi marunong mag-present kami, yun ang gagawin nyo, yung script na yon. Hanggang sa mapunta sa amin, gagawa ka ng GC, si upline ang kakausap dyan. So, pwede si upline Milay, pwede rin ako. Yan, kung sino yung gusto nyo. Kung sino yung pasi... kasi normally, minsan nasa labas kami. Pag nasa labas kami, ang drive ako automatic si upline Milay, ang pwede niyong ipakausap doon sa kausap natin. So, ibig sabihin, pwede tayo, you don't have to be great to start. You have to start to be great. Diba? Yan yung English nun eh. Correct! Nakalimutan ko lang, tinagalog ko na lang. Yan. So, ganun ang gagawin natin guys. Sa gabi naman, sa mga OFW, minsan gising pa ako alas 4, alas 5. Gising pa kami na apply niya ng alas 3, alas 4, alas 5. Pag nakita niyo na online pa kami, automatic yan, gising pa kami. Kaya sa mga OFW, di ba, ang alas 5 dito, alas 12, alas 9, 10, 11, 12, 1, 2. Mga alas 2 dito, pahinga pala ng mga OFW, kagaya ni partner Wing, partner Venus, yan, partner Judy. Sino pa? Yung mga OFW natin dito. So, ang gagawin nyo guys, gawin nyo yung script na yan, tapos nakita nyo pag online kami, automatic na yan, sabihan nyo kami. Upline, meron akong nakausap, willing siyang pakinggan. So, gawa ka na ng GC dyan. Gamitin mo na yung script, tapos pag nandun na kami, kami na baalang kumausap. Observe ka na lang. Pwede natin tawagan, kung pwede siyang tawagan, pero kung hindi pwede tawagan, pasahan natin ng send mode presentation. Ganun lang kasimple yun. Okay ba mga partners? So, I hope marami kayong natutunan sa training natin to. So, sa susunod naman, ang i-train natin is yung tinatawag kong daily activities or daily routine. Ano ba yung daily routine na ginagawa ng isang onliner? Araw-araw, ano yung ginagawa niya araw-araw? Tama ba? Pero ito yung pinakamatindi ha. Ito yung kailangan nyong gawin. Kasi kahit alam nyo yung daily routine, kung hindi niyo ginagawa itong basic skills ng marketing, yung prospecting, inviting, di ba? Presenting, close deal, follow up tsaka handling objection, pag hindi niyo nagagawa 'yon, hindi kayo makapagpa-join. Pero yung daily routine na 'yon, guide lang kung ano yung mga pipo-post natin araw-araw. Ano ginagawa natin pagkagising, ano yung ipo-post natin pagising natin, di ba? So guide lang po ito. So, yun lang. Tapos na. Kung may sasabi ka pa ba, upline? Yan. I-close ko na daw. Yan. Okay lang ba? Tapos na ako. Pero bago tayo magtapos, okay lang ba mag-request ng dasal? Sino ba pwedeng magdasal sa inyo dyan? Si personada ko, si partner ko na lang. Si partner Jeffrey. Okay lang ba partner Jeffrey, mag-pray tayo? Ikaw muna yung mag-lead. Hindi po tayo po yung manalangin. Maraming salamat po sa gabing ito, sa umagang ito. Kakasama po sa isang meeting po. Lord, maraming salamat po namin lang naman. At sana po ay may apply po namin po ng maayos. Lord, gabayin niyo din po ang aming pong mga commenter po.
Sana po ay hindi ko sila magsawa sa amin sa pag-guide po para gawin itong negosyo. So, yun lang po, Lord. I bless you for about isa po sa amin. Yun lang. Yun po namin yung dalangin. Sino po sa pangalan, Jesus. Amen. Amen. So, guys, maraming salamat. I hope yung guide na yan, gawin nyo kasi ang trabaho namin is i-present po sa inyo, ipakita sa inyo kung ano yung ginagawa namin ngayon. Ang trabaho nyo ay i-apply. Kasi hindi yan magkakaresulta kung hindi nyo i-apply. So hopefully, gawin nyo na yan. Gawin nyo na ngayon yung ano yan, kung mausap na kayo ng mga kilala nyo. So huwag kayo matakot kung mausap kasi pag-practice lang natin yung mga kakilala nyo. Pag nag-join, bonus yan. Tapos para pagdating nyo sa cold market, mas malawak ang market natin pag cold market. Pag nakakausap nyo, naubos na yung mga warm market nyo, lipat na tayo sa cold market. Pagdating sa warm market, nasanay na kayo dyan, magaling na kayo, malulupit na kayo. Pagdating natin sa cold market, madali na lang makapagpa-join. Kasi mas maniniwala yung mga hindi natin kakilala. Yan, so maraming salamat sa pakikinig. Yan, partner Tate, partner Josephine Culiado, partner Soraida, partner Jeffrey, partner Delia, partner Tam, partner Vicky, yung kabats ko sa EMAP. Yan si partner Rosana Reyes, partner Wing Mamanaw, partner Jody Morante. So, partner Jody, kung hindi ka busy, tuturuan kita mag-cancel. Cancel ba yun? Ay, magawa ng GC pala. So, partner Prima Ortiz, upline Imelda Digia, di ba? Lupit, di ba? Meron tayo ditong icon. So, willing siyang makinig sa online natin. Kung siya nga, di ba? Kung siya nga nakikinig, icon na, kumikita ng 6 digit per month at naging millionaire circle na sa Empowered Part Consumerism. Paano pa kaya tayo? Di ba? Tama ba? So, kung siya po willing pa pong makinig, dapat mas willing po tayong makinig. Yan, at yung partner natin, si partner Annabel Manalo Marasigan. Yan, nasa Dubai po yan. So, pagaling ka, partner, ha? So, hopefully, makabalik ka na sa Abu Dhabi para mas makita mo kung paano ko explain itong script na to sa iyo. So maraming salamat po guys sa inyo. God bless po sa ating lahat. Papatayin ko na. Bye-bye. Maraming salamat. Ay, wait lang up. Picture pa tayo. picture. Binawala na. Nawala na si partner Jeffrey. Wait lang. Picture mo tayo, picture. Lagi na nakakalimutan. Smile. Upline na. Wala sa upline na. Yan. Yan. Okay. Bye-bye. Totoo na to.